Mga US coins po na madalas po itanong kung magkano ang presyo nito o kung may bumibili ba nito. At meron din pong nagtatanong kung ano ba ang mga rare variety po sa mga ito. After po ng intro. Isang magandang araw na naman po mga ka-coiners. Muli po, welcome sa ating channel, Coiners Ring. At pasensya na po, hindi po nakapag-upload ng ilang araw si Coiners Ring. Nagkasakit po tayo at ngayon lang po tayo medyo nakakabawi mga ka-coiners. At sa ilang araw po na pamamahinga, wala pong ginawa si Coiners Ring kung hindi po mag-research at mag-aral ng mabuti tungkol po sa mga barya mula sa atin at sa ibang bansa, mga iba't ibang klase po ng error. Para kung may magtanong man po ay accurate po ang ating isasagot. Mga ka-coiners, marahil ay kayo rin ay mayroon pong mga ganitong klase po ng barya mula po sa bansang Amerika. Bagamat ito po ay parang common na rin sa atin, pero mayroon pong mga lugar na talagang pahirapan din po na makakita o makahanap po ng mga ganito. Kaya marami po ang nagtatanong kung minsan kung anong klase po ang hawak nila. Lalong-lalo na po yung mga quarter dollars o yung state dollar po na kalimitan po ay napagkakamalan ng ating mga ka-coiners na yun ay minted 1800s, ano po? Pero yun po ay hindi, ayan po, kung yan mga nakikita po ninyo yan, yan po ay mga state quarter dollars, ano? Mamaya po ay pakikita ko sa inyo. Ito pong isang ito mga ka-coiners ay may year po sa itaas na 1912. Pero ang year minted po nito ay yan, yung nakikita ninyo yan, 2008. Yan po ay quarter dollars from Arizona State. At ang mga common coins po ng mga state quarter dollar ay times 48 lamang po ng ating pera. At kung gusto po ninyong ibenta ang mga yan ng mas mataas na halaga, kung maramihan po o marami po kayong ganyan at mabuo po ninyo ang 50 state, opo, 50 po ang state quarter dollar. Kaya kung marami nga po ang yung mga state quarter dollars at nakabuo po kayo ng 50 state, ay mahal po na binibili yan, lalong-lalo na po kung yun po ay naka-quadro o naka-album. So, kung isahan lamang po ay 48 times 48 lamang. At ito naman po ang mga quarter dollar na naging controversial, ano po, dahil nga sa ilang vloggers. Ayan po, mga common lamang yan mga ka-coiners. Times 48 din po ng ating pera kung yan po ay ating ipagpapalit. At makikita po yan, copper clad po sila, copper nickel clad. At ito po talaga ang pwedeng ibenta ng mahal dahil ito po ay mga wrong clanchet error coins, ano? 1967 po yan, dapat copper nickel clad, pero gawa po siya sa silver. At ang isang ito po na 1987, kung makikita po ay talagang solid po o 90% po na silver ang kanyang clanchet na dapat sana ay copper nickel clad lamang. At ito po ang isang halimbawa po ng silver 1953. Ayan po, makikita po ang kanyang edge, so kanyang gilid purong silver po siya. Ginawa ko po siyang pendant 1953 po na talagang silver, pero hindi po siya wrong planchet kasi nga 1964 pababa lahat po ng mga ganyang klase ng quarter dollar ay gawa po lahat sa silver. At ang isang yan naman po mga ka-coiners, ang half dollar po yan mga ka-coiners. At siya po ay copper nickel din. Wala pong added value yan maliban po kung yan ay kakaligtaan po natin ng error. Pero pag ganyan po ay common lamang po yan, times 48 din lamang sa ating pera. Ito naman po isang half dollar din na may added value na mga ka-coiners dahil ito po ay gawa po sa silver. Bukod po sa siya ay silver, commemorative coins din po ito na bicentennial. Ano po?
may year, dual year, 1776, 1976. Kung meron po kayong ganyan, may added value na po yan. At ito po ay ang $1, copper nickel clad din po, common, times 48 lamang po. At ang mga presidential dollar din po na napagpagkamalam din ng iba, na minted 1700, 1800, dahil po yan ay mga dual date din. Mga ka-coiners din po ay pahirapan, kahit na sabihin natin na sa atin ay napaka hard to find nila, wala pa rin pong mataas na halaga yan. Pero dahil po marami rin ang gustong magkaroon ng ganyan, kaya medyo hinahanap-hanap din po ang mga yan. At ang mga Skagway dollar na ito po, mga ka-coiners, ay meron pong rare variety sa mga yan na napaka mahal. At ang itong makikita nyo ngayon, mga ka-coiners, ay ang tatlong mukha po ng 5 cent. Ano? Ayan po ang isa. Napalitan po ang mukha. Ayan. Bali, tatlo po yan, mga ka-coiners, na may medyo magandang presyo kasi medyo rare na mahirap hanapin ang mga yan. Siguro nasa 100 to 150 pesos na po ang bili yan sa ngayon sa ganyan. Sa susunod po ay aking gagawa ng content ang tatlong coins na yan na iba-iba po ang forma ng mukha, dahil napaka ano po, sensational po ng isa sa mga yan na nagkaroon po ng napakataas na halaga. So ating pong naayos lamang at patuloy pa rin sinasaliksik para mas malinaw po. At ito naman po, mga ka-coiners, ang ating mga dime. Yan po ay mga common din. Times 48 din po sa ating pera. Baka malitod din po kayo sa mga ibang vloggers. Ano po? Ito naman po ay isang dime na minted 1940. Silver made po, gawa po ito sa silver. At ito po ay error. Kung nakikita po ninyo, ang parang nag-black na yan. At maaari pong magkaroon ng added value ang coins na ito dahil po sa napakaganda pa ng kanyang kondisyon, full bands pa siya, at buhay na buhay po ang kanyang detalye. So yan lamang po, mga ka-coiners, ang katotohanan at tunay po na mga presyo po ng mga yan. Additional value po talaga kapag yan ay gawa sa silver. At kung siya po ay wrong planchet, siyempre po jackpot. At kung may bumibili po na sinasabi sa ganyang presyo na napakataas, ibenta na po natin sa kanila. Maraming salamat po sa inyong panonood at inyong suporta. Muli po, Joel F. Ocampo, Coiners Ring.